Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Binondo Chinatown. Kung hey Fat Choy, Chinese New Year na nga. Muli tayo nagbabalik dito sa Binondo sa Maynila. Maraming tao dito ngayon sa may Binondo para sa Chinese New Year ngayong 2023, Year of the Water Rabbit. Pero ito yung bumulaga sa atin, napakaraming mga nakapark na mga motorsiklo dito sa may rotonda malapit sa Binondo Chinatown. Isa sa mga dahilan kung bakit masikip at matraffic ang lugar na ito. Ngayong Chinese New Year 2023, hindi ko man lang maramdaman na Chinese New Year na pala. Wala man lang dekorasyon, hindi katulad noong mga nakaraang mga taon. Masaya dito at maraming tao kapag Chinese New Year. Anyway, kaya pala tayo bumalik dito dahil titingnan natin yung latest progress sa isang proyekto na ginagawa dito, ang Chinatown Pagoda Temple at Canal Bridge. Titingnan natin kung tapos na ba ang proyekto na yan. Tingnan nyo guys dito sa fountain, oh. Parang tubig kanal na yung makikita mo dito. Dapat nang palitan ang tubig na yan. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganitong ordinary bus. After kasi ng pandemic, nawala na yung mga bus na ganito sa Metro Manila. Masarap pa naman sumakay sa mga ganyan, mahangin, langhap na langhap mo yung usok at alikabok. Masarap din matulog sa mga bus na ganyan. Puro mga shuttle bus na kasi ginagamit ngayon. Andito na tayo, malapit sa ginagawang Chinatown Pagoda Temple at Canal Bridge. At dito na nga tayo, ito na yung latest progress sa ginagawang bagong proyekto. Ang proyektong ito ay pinondohan ng Chinese-Filipino Community, isang proyekto na itinayo dito upang buhayin muli ang turismo dito sa Binondo at Chinatown. Nakatayo ito sa isang estero, ayan makikita naman natin, nilinis na ang estero na ito na dati ay punong-puno ng basura pero maitim pa rin yung tubig dito at mabaho. Tingnan pa natin yung progress sa proyektong ito. Pupunta tayo doon sa unahan. Nung last time na pumunta tayo dito, akala ko matatapos na ang proyektong ito bago pa mag Chinese New Year. Pero eto nga makikita naman natin, mukhang malayo pa at matagal pa bago matapos ang proyektong ito. Magtatayo pa dyan ng Pagoda Temple at yung bridge na yan hindi pa tapos at lalagyan pa ng design. Dati ang lugar na ito ay napakarami mga basura bago pa nagkaroon ng clean up. Sana ang gawin naman nila sa susunod ay linisin ang tubig dito para mawala na yung masangsang na amoy. Ayan guys yung canal bridge na hindi pa tapos. Hanggang dito lang muna tayo kasi may mga gumagawa pa dyan sa kabila. Thank you.
ganito pala yung magiging itsura ng proyekto na ito kapag natapos na. Isang bagong atraksyon dito sa Binondo Chinatown na babalikan natin at papasyalan natin kapag natapos na. So yan guys, hindi pa tapos yung ginagawang proyekto dito. Babalikan na lang uli natin next month. Baka tapos na ito sa susunod na buwan. Nandito naman tayo sa may eskolta, makikita natin dito yung mga lumang gusali na nagkaroon na ng restoration. Sana yung iba pang mga lumang gusali dito sa Maynila ay magkaroon din ng restoration. Andito naman tayo ngayon sa Mayuchenko Park. Ang lugar na ito ay dati na marumi, mabaho at punong-puno ng basura. Nagkaroon ng proyektong renovation at rehabilitation at ito na nga ngayon isa ng malinis at magandang park. Pupunta naman tayo sa May Jones Bridge. Doon pala gaganapin ang isang grand fireworks display para sa pagsalubong sa Chinese New Year, Year of the Water Rabbit, ngayong 2023. Ito na yung kasalukuyan na sitwasyon sa mga Pasig River Ferry Station. Kailangan na talaga na magkaroon ng modernization sa ferry service na yan. Meron palang Shopee Express dito sa eskolta sa Maynila. Andito na tayo sa May Jones Bridge. Kung kayo ay taga Maynila o di kaya nakatira sa mga karating na lugar, pwede kayong pumunta dito sa 21 ng hating gabi. Dito magkakaroon ng grand fireworks display para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Isasarado ang Jones Bridge sa mga sasakyan para sa grand fireworks display. Makikita natin dito yung Pasig River Ferry Station dito sa may eskolta. Ayon pa sa Department of Transportation, magkakaroon daw ng modernization sa Pasig River Ferry System ngayong taon na ito. Sana masimulan na ang modernization na yan. Kung Hey Fat Choy o di kaya Kyung Hey Wat Chai, andito na tayo sa may Welcome Arch pagpasok mo ng Binondo Chinatown.
Gaya ng sinabi ko kanina, hindi masyadong ramdam yung Chinese New Year. Wala man lang mga dekorasyon dito sa mga kalsada sa Binondo. Ibang-iba ngayon kaysa sa mga nakaraang mga taon. Babalikan pa natin sa mga susunod na araw yung mga proyekto na ginagawa dito, yung Chinatown Pagoda at Canal Bridge. Ano masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.